Magpo-prepare tayo ngayon. Ito ang aking lulutuin, guys. Beef broccoli. Ayan yung baka. Ayan yung mga spices. Bawang sibuyas. Ayan. Tsaka yung oyster sauce. Paminta at yung soy sauce. Ayan, guys, yung broccoli. Yan ang aking lulutuin ngayon. So, una, pakukuluan ko ang baka para lumambot siya at maganda yung pagkinain mong malambot. Titimplahan ko lang to ng asin tsaka paminta para manuot na ang lasa. Ayan, guys. Papakuluan ko lang to at palalambutin para maganda na pagginisa mo, ayos na. Ayan. Malambot na. Hindi naman. Ayan. Pag natin, masaglit lang to. At eto na nga na hiwa ko na rin diretso. Bilis, no? Gigisayin na lang natin siya sa bawang at sibuyas. At itong broccoli, iba-blanch ko yan, guys. Ito yung paminta. Yung dairy cream. Gigisayin lang natin siya sa dairy cream. Yan, hindi na siya mahirap. Malambot na siya at maganda na siya. Nyo, guys, ito yung pag-blanch ko ng broccoli. Papakulo muna tayo ng tubig. Tapos, pag nagpapakulo, gigisa na tayo ng bawang sibuyas. Ayan na yung butter, dairy cream. Sarap niyan, guys. Special request to ng aking panganay. Namimiss niya na daw itong ganitong luto. Yung beef broccoli. At tunawid lang natin itong butter. And igisa na natin yung bawang and sibuyas. Ganyan lang yun. Simple lang. Pero pag tinignan mo, kala mo ang hirap lutuin, napakadali lang. Isa-isa lang. Atan, sarap. Bango. Lagay mo na ng... Dapat mag ano lang yung bawang, medyo mag yan, isama na natin yung sibuyas. Ayan. Ayan, panguna, okay na ito. Sarap. Saka natin ilagay yung baka. Isahin lang din natin. Ayan. Dali lang, di ba? Pag in-order mo to, guys, sa restaurant, magkano na to? Ito, kalahating kilong baka lang to, guys. Sakto na to sa amin. Kasi ang magpaparami nito, guys, yung broccoli. Timplahan na natin to. Lagay natin ng toyo. Gisa-gisa.
nag-isa lang. Ilagay natin yung mamacita oyster sauce. Ayan. Ganyan lang guys. Napakadali. Tapos paminta. Lagyan na rin natin ng haluin lang natin ng konti. Lagyan natin ng tubig para may konting sabaw. At i-blanch na natin tong broccoli. Yan. Ganyan lang guys pag blanch niyan. Kasi pag doon na natin irerektang luto, lutuin natin yan. Hindi maganda guys. Parang maano yung ano, yung gulay, yung broccoli. Parang hindi siya crunchy. Pag doon mo siya rinekta, parang magiging anta, maanta. Yan. Ito, pag blanch mo dito, saglit na lang yan, ihahalo mo na lang yan doon, tapos sabay hain, okay na. Yan, i-blanch mo lang just sa kumukulong tubig. Yan. Sasaw-saw mo lang siya. Tapos maluluto na rin siya dyan. Saka mo ngayon siya ilalagay doon mamaya. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Ayan. Diba ang ganda? Ganda ng broccoli. Sarap. Yun. Ito kumukulo-kulo na rin. Oh, diba? Ayos. Yan. Gyan natin ng kunting halo-halo lang yan guys, yan. Para medyo lumambot pa yung baka, para mas masarap kainin kasi pag malambot na yan. Lagyan natin ng cornstarch. Yan. Yan cornstarch yung para lumapot siya guys, pampalapot para thickness ng sabaw niya. Yan. Diba lumapot na yan. Saka natin ilalagay ang broccoli. O, diba? Hindi na siya, haluin mo na lang para mag, ano yung sauce sa broccoli. Ayan. Tapos sabay hain. Pahinaan nyo na lang yung apoy. Hainin nyo na lang. Tapos pag tiningnan mo, diba guys, fresh na fresh pa yung broccoli. Hindi siya yung nangingitim na sa ano, sa sobrang ano ng sauce. Hindi. Parang tinappings mo lang siya, o, oh, diba? O, oh, tingnan na, o. Oh, yan, ang perfect broccoli ala Mike's Kitchenette. Beef broccoli ni Mike's Kitchenette. Ayan. Please like and subscribe. Thank you guys for watching. God bless.